A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good. Yes, all the time. Praise the Lord, God is good. Amen. Thank you, Jesus. God is good. Totoo yan. All the time. God is good. All the time. Praise the Lord, God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting. Live diary sa Jesus Coffee Church. Mondays to Fridays, alas 7 ng gabi. Ako si Pastor Ruba. Mapagpalang gabi sa mga kapatid natin. Ayun, salamat sa Diyos sa mga brothers and sisters for joining us sa ating digital evangelism. Mga kapatid, pinapaalala muli ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos by sharing this live video. Pakishare na na! Ayan, salamat sa Diyos. Pakitag na rin yung mga mahal natin sa buhay. Binabati namin mga first time. Pakitag dyan, new blessing. Good evening po, Ate Ruth, si Josie, si Sister Michelle, Mami Beng, sa inyong family dyan, si Snowy, Kuya G-Boy, Tita Lorna Avenida, Brother John. Salamat, Kuya Zen, Ate Rica Del, Lala Brona, God bless you, Patricia Tan Arca. Salamat sa Panginoon, na-miss namin kayo. Salamat sa Diyos at binigyan tayo muli ng pagkakataon na makapagbahagi ng kanyang salita. Hi and hello sa ating mga kapatid, sa mga nag-birthday. Happy, happy birthday sa inyo. Ayan, salamat sa Lord. Mami Ading, Sister Maricel, Brother Yuge, praise the Lord sa buhay ng bawat isa. Ayan, Sister Mila, Brother Yuri. Thank you, Jesus. Patuloy ang pagpapala ng Panginoon. Good evening, Sister Olive, Sister Arlene. Good evening, Sister Arlene. Ayan, Sister Mal, Leonie Rose, Mami Belle, Sister Grace. Salamat sa Diyos. Patuloy ang pagtatag, patuloy ang pag-share ng live video. Brother John Art, God bless you. Sister Winnie, ayan, nakabalik na. Uli, salamat sa Panginoon, sa mga kapatid natin for sharing our, alam mo yun, sa ating series. Andyan si Brother Sai, Brother John, at si Brother Huge. Ayan, Brother Romy Balsita, good evening sa inyo. Samahan nyo kami tonight. Let us join in a word of prayer. Tingin tayo ng gabay sa ating Panginoon. Let's pray. Let's close our eyes and bow our heads. Father, we thank you. We bless you. Tonight, we just want to give you praise, honor, and glory. Salamat po, Lord, sa patuloy na kalakasan, pagpapala, proteksyon, kalusugan na pinagkakaloob mo sa amin. Fill us with your Holy Spirit. Lord, iimbitahan ka namin sa gawain ito. Kayaan niyo po na ma-experience ka namin your presence, your peace, your power, your provision sa aming mga buhay. Thank you, Lord, sa mga kapatid namin na kasama namin live at sa mga team replays. Pagpalain niyo po sila, Lord, in a special way. Salamat, Lord, as we hear from you. Open our hearts, Lord God. Boost niyo po ang karunungan sa amin, kalaman at pangunawa sa gayon lahat ng mga salita. Tatanggapin namin, magbibigay ng kalakasan, magiging pagpapala, bibigay sa amin bilang liwanag gabay ng aming mga buhay. Kaya Panginoon, maraming maraming salamat. Tonight we celebrate you. Sa mga awiting ito, Lord, it reminds us that you are with us, that we will be strong and courageous whatever we're facing, whatever situation, even in the midst of pandemic, Lord, that you are with us. And tonight, Lord, iniimbitahan po namin ang iyong Espiritu. Puspusin kaming lahat, maranasan ang iyong kapangyarihan, magpagaling, magbago, mag-transform ng aming mga buhay. Hindi lamang kami magiging tagapakinig, isa sa buhay namin, Lord God. At Lord, salamat po at itong salita mo itanim mo sa aming mga puso. Tumubo, lumago, magkabunga, at Lord, magbigay ng karangalan sa iyong pangalan. Sa mga awiting ito, Panginoon, manahan ka po sa pagpupuri ng iyong mga anak. Muli, Lord, ini-invite ka namin. Samahan niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan, salamat.
salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Kung kakapasok niyo pa lang, welcome namin kayo dito sa OPM Online Prayer Meeting. Live na live tayo from Jesus Comfy Church. Mondays to Friday tayo, alas 7 ng gabi. Ako si Pastor Roba, na-miss ko ang ating mga kapatid. Good evening, Sister Sherry Clarion, Sister Corazon Ilagan, Sister Celine Rubilio. Salamat sa mga pastors. Sister Mira Mendoza. Ayan, kung first time nyo, pakitype dyan, new blessing. Hello, Melody and Joy Padjo, Sister D. Johan, Angela Maliksi, God bless you. Ayan, salamat sa Panginoon. Sino pa mga kasama natin dyan? Tita Nida, Tito Rennie, Zayin, your family. Si Brother Eric Serico, happy, happy birthday sa'yo, brother. Sa inyong family, Sister Nelda, God bless po. Sister Lola, Ninang Amor, thank you, Lord. Brother Huge, Sister Luz Lazati, praise the Lord sa buhay mo. Si Brother Murillo J, Shirley Daug. Ayan, salamat sa Panginoon. Awit tayo, our new song, Be Strong and Courageous. Kasama natin ang Panginoon, yan naman yung ating hinaharap. Amen? Kaya handa natin ang mga puso, pakitype yung lyrics dyan, Be Strong and Courageous. Ito eh, direct from the Word of God. Inaawit natin, hindi rin natin ito makakalimutan na memorize natin yung salita ng ating Panginoon. Kaya samahan nyo kami, magpuri tayo, maawit tayo, maging panalangin natin ito sa Diyos na tayo'y Kanyang tulungan sa anumang laban na ating kinakaharap. Ayan, bago tayo maawit, ipupuri kami, nagpapasalamat sa Lord sa ating mga kapatid. Yung ating digital evangelism, salamat sa pag-join mo ha. Pakiclick yung share at pakitag na rin yung mga mahal natin sa buhay. Kaya mo na marinig nilang mabuting balita. Federico Tornandiso, God bless you, brother. Salamat sa Panginoon. At ayan, sama-sama, umawit tayo sa Diyos. Be strong and courageous. Salamat sa Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, God. You are faithful and true. All you have spoken, we will believe. We pray, Jesus. Come on, join us. Jesus, I pray, open our eyes. See you fighting on our side. Help me to believe that you are with me. Whatever happens, you won't leave. Hindi tayo iwanan. Be strong, courageous, never be afraid. For the Lord our God is forever with you. Be strong and courageous, never be dismayed. For the Lord is mighty. He's able to say, be strong. Amen. Let us be strong in the Lord. You go before me, you go behind me. Jesus, without you, we won't go. And I lift my hands to you alone. For in surrender, victory is sure. Hallelujah. Be strong and courageous, never be afraid. For the Lord our God is forever with you. Be strong. Courageous, never be dismayed, for the Lord is mighty, He's able to save. God kept His promise, He's faithful and true. In every battle, He's right there with you. All He had spoken, believe it, it's true. You're never abandoned, He's fighting for you. Be strong and courageous,
Never be afraid, for the Lord our God is forever with you. Be strong and courageous, never be dismayed, for the Lord is mighty, He's able to save. Be strong and courageous, never be afraid, for the Lord our God is forever with you. Be strong and courageous, never be dismayed, for the Lord is mighty, He's able to save. Be strong and courageous, never be afraid, for the Lord our God is forever with you. Be strong and courageous, never be dismayed, for the Lord is mighty, He's able to save. Be strong, hallelujah, be strong. Yes, salamat sa Diyos. Be strong and courageous. Salamat sa Panginoon dahil kasama natin sa lahat ng laban ng ating mga buhay. Praise the Lord. Good evening po sa ating lahat. Salamat sa pagsama mo sa pag-awit at pagpupuri sa Panginoon. We are inviting the Lord's presence sa ating kalagitnaan. Salamat sa Diyos. We know that you are blessed joining us as we praise the Lord. Kaya kung kakapasok mo pala, kakatapos lang nating umawit, papunta na tayo sa Word of God maya-maya. Pero bago tayo pumunta doon, magka-comfy break muna tayo. Batiin lang natin mga kapatid natin. Good evening, Sister Lynn Quaresma. God bless you sa mga kapatid natin sa China. We have our international brothers and sisters, mga church natin sa ibang bansa. Good evening sa ating J Comfy Canada, Brother Twini, Sister Josiel, praise the Lord sa mga answered prayer, Kuya TG. Ay, salamat sa Diyos, Sister Charity, Sister Jem Torres, Pastor Ray. Good evening sa inyo, Abby Aubrey Adeline Cheng, Sister Gina, Brother Willie, Sister Faustina de la Cruz, praise the Lord. Ayan, salamat sa Diyos na buhay. Binabati natin kung mga first time dyan, pakitype new blessing mga kapatid. Welcome po sa OPM, Brother Michael Dan Miranda, Sister Annie, sa iyong family, we miss you. Si Jezebel Liagas, Sister Cynthia Oleta, yan, good evening po. Brother John, good evening. Amen. Salamat sa Lord. Shabir Easy, patuloy po namin kayong iniimbitahan na mag-join sa ating digital evangelism. Na-share nyo na ba yung itong live video na ito? Kaya pakitag na rin yung mga mahal sa buhay. Sama-sama natin paglingkuran ng Lord sa pagbabahagi ng kanyang salita. Kuya RJ, happy happy birthday kay Sabi John Trillo Jones. Happy birthday sa'yo, brother. Ayan, Amado Gohel, happy happy birthday. Sister Cheng, Brother Francis, praise the Lord. Punta muna tayo sa ating comfy break. Salamat sa Diyos na buhay sa comfy break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa comfy break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Salamat sa Diyos, ang ating comfy break question, yung apat na picture at isang Bible verse matutuklasan natin. Meron doon nakalagay trouble, di ba? May dalang sign, tapos may telephone, meron nakalagay answer. So very, very simple, no? Psalm 86 verse 7, in the day of my trouble, I shall call upon you, for you will answer me. Kaya alam mo, itong verse na ito, napakaganda, nagpapaalala sa atin. Kung tayo may mga troubles, trials, testings, tribulations na mga kinakaharap sa ating buhay, unang-una, syempre, tawagan natin ang ating Panginoon sapagkat lagi siyang handa na sumagot sa atin. Kaya salamat sa Diyos sa mga winners ng ating comfy break. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Salamat sa
Diyos sa ating mga kapatid for joining us sa ating coffee break questions, sa ating mga live viewers. Pwede kayong manalo every week ng load at mga prizes. Mag-join kayo, isagot niyo yung tamang answer doon. Siyempre, kailangan sharer kayo ng ating OPM. Hindi lang tayo after the prize, but we are after for the service of God. Kaya patuloy tayo mag-share. Brother Raymond, good evening. Ma'am Ruth, good evening po. Salamat sa Diyos. Patuloy ang pagtatag. Mami Cynthia, Mami Yvette, Calomarde. Good evening, Sister Che Mendoza. God bless you. Purihin ang Panginoon. At ito yung question natin sa mga live viewers. Sagot tayo dyan. Nabasa niyo na ba yung Book of Ezekiel? Hello sa iyo, Princess Lux. Sama na sa ating mga kapatid. No? May question. Ano yung pinakita ng Diyos kay Ezekiel? Okay. May mga sukat eh. Malaki yung sukat nito eh. Matatagpuan mo yun pag binasa mo yung mga chapter 40 hanggang 48. Kaya, kay Ezekiel. Chapter 40 to 48, kung nabasa mo, may pinakita ang Diyos kay Ezekiel. Ano yun? Ayan, parang maganda. Masa-challenge tayo sa mga pagbabasa ng Bible, ha? Salamat sa Lord. Ayan, sagot sa tamang sagot dyan. Kasali kayo sa ating weekly draw. Sister Amy, good evening. Sister Amy Casimiro, sa iyong family dyan. May pinakita ang Lord kay Ezekiel eh, sa Old Testament niya. Buksan na natin yung Bible natin, Ezekiel chapter 40 verse 4 to 5. Habang hinihintay yung mga sagot, no, nag-iisip, ano kaya yun? May pinakita ang Panginoon. Ezekiel chapter 40 verse 4 to 5. Habang binubuksan nyo ang Bible nyo, salamat sa ating mga brothers, sa ating OPM, Brother Huge, Brother John Los, and JB. Patuloy nyo silang mapapanood dito at syempre magbabahagi ng salita ng Panginoon. Abangan natin lagi, mabe-bless tayo of God's Word. Ayan. Salamat sa Panginoon sa ating mga faithful kingdom partners for joining us sa ating giving and ating mga faithful kingdom builders sa mga nagtatanim sa gawain ng Panginoon. Isang bagay po ang umawit, magpuri ang Panginoon sa Panginoon pagsamba natin to, pero isang bahagi din ng ating pagsamba ang pagbibigay. Ayan, salamat sa mga kapatid natin nagbibigay at patuloy na ginagamit ng ating Panginoon. Alam niyo yun, kapag tayo nagbigay, babalik din sa atin. Sabi ng Jesus natin, gustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Gusto mo ba yun? Sabi ni Lord, magbigay tayo. Kaya in advance, nagpapasalamat kami sa ating mga kapatid. Ayan, salamat sa Diyos. Brother Gremar, good evening sa iyo. Alexa Bandin, good evening. Sister Josie, si... Ayan, si Brother Amado Gohel. Ayan, salamat sa Panginoon sa mga sumagot dyan. Okay, may pinakita ang Diyos eh, no? Ayan, tama na yung mga sagot nila. Ano yung pinakita ng Panginoon? Mababasa natin dito. Ezekiel chapter 40 verse 4 to 5. Join us sa pagbasa ng kanyang salita. Let's open our Bible in chapter 40 of Ezekiel verse 4 to 5. Sabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, talasan mo ang iyong mata at tenga. Tandaan mo mabuti lahat ng ipapakita ko sa iyo sapagkat ito ang dahilan ng pagkadala ko sa iyo rito. Pagkatapos, sabihin mo naman sa mga Israelita, sabihin mo naman ito sa mga Israelita. In verse 5, ang nakita ko ay templo na napapaligiran ng pader. Kinuha ng tao, noong tao ang kanyang panukat na 3 metro ang haba at sinukat ang pader sa paligid ng templo. 3 metro ang kapal nito, gayon din yung taas. Samahan niyo ko, mga kami manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Tonight, we just want to bless you and honor you, Lord God. Open our hearts, give us wisdom and understanding and knowledge, and thank you for the reading of your word. Bless us tonight, Father. We ask all of this in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Ayan, tamang sagot, templo o temple. Ayan, pinakita ng Diyos kay Ezekiel. We are continuing our series, Covenant Names. Covenant Names, or masasabi nating Promised Names, na ang Diyos ay nagpakilala sa atin. Sa pag binabasa mo yung salita ng Diyos, no, nagpapakilala rin siya sa iyo, sa kanyang pangalan, kung sino siya at at paano niya gagawin ito sa iyong buhay. At siguro sa inyong patuloy na panunood at pakikinig dito sa gawain ng Panginoon sa ating OPM, ano ba yung pinaka-favorite mo na talagang eto talaga tumanim sa akin? Yung Jehovah
Provider. He's Jehovah Jireh. He's our Jehovah Rapha, our healer. He's our Jehovah Nissi. The Lord is our victory, or Makadesh, our sanctification. The one who makes us holy. Pinag-usapan natin how God is our peace and prosperity. Shalom. Pinag-usapan yung si Brother Yud, sinera sa atin na the Lord is our shepherd. He's our Jehovah Rohi. Sabiot by Brother John. And our Lord is our righteousness. Kahapon pinag-usapan. Ngayon pag-uusapan natin is Jehovah Shammah. Okay, Jehovah Shammah. Pero bago tayo magpunta dun sa ating title, dun sa ating lesson, I want to ask you with a question. Meron ka bang friend o loved one? Okay, meron ka bang mahal sa buhay o itong tao na to talagang very close to you? Someone na kapag kasama mo siya at in-invite ka niyan, lumabas. Tara, sama ka. Alam mo yun, tara, kain tayo. Kumbaga pag itong tao na ito nag-invite sa'yo, yung wala kang kakaba-kaba sa buhay mo. Di ba yung pagkakain kayo? Pag sinabi niya, kain kayo, sasabihin mo, sige, tara na, andyan na ako. Wala nga kakabakabang sumama kasi alam mo, eh, siya magbabayad. Alam mo, hindi ka niya talagang mapapahiya. Alam mo, kapag sinamahan mo to talagang, ano to, sagot ka niya. Ganun ka bang tao sa buhay mo na kapag ikaw ay in-invite, pag pumunta ka talagang sigurado, maganda yung inyong pupuntahan, masaya yung magiging experience. Well, praise the Lord kung may mga ganun kang kasama. Somehow, you feel secure, safe, na okay lang. Sige, kasino kasama mo? Oh, sige nito. Ah, walang problema, ayos lang yan. Yung kaayain kang maggala, mag-travel, di ba? Kakain kayo sa labas. O tara, drive tayo, punta tayo doon. Ano ka eh, kumbaga, at peace ka. Kasi kasama mo yung tao na yun at nagtitiwala ka na hindi kanya pababayaan kasi siya yung nag-invite sa'yo. O baka naman may mga tao kayong kakilala. Okay, na kapag kasama mo siya, talagang kinakabahan ka lagi. Nako, ito na naman kasama ko. Ako na naman magbabayad nito. Nako, wasak na naman ang bulsa ko nito. Alam mo yan, yung pagkakain ko. Nako, ang daming noder. Malamang ako na naman magbabayad. Mag-aabono na naman ako. Alam mo yan, sumaya, makikita natin na in our circle of friends, may mga kaibigan tayo na pagkasama natin, we feel safe and secure. Meron din naman na parang kakabakaba ka lagi. Alright, kasi pag-uusapan natin ngayon, ang ibig sabihin ng Jehovah Shammah is the Lord is present. The Lord is there. And we can remember this, and kapag ginamit natin yung word na Shammah, it means there or present. But in our language, sa Tagalog, kumbaga, lagi natin siyang kasama. Okay, sabi mo kasama. Kasama natin ang Panginoon. He is our Jehovah Shammah. Ito pong book of Ezekiel, mga kapatid, kapag binasa mo yung chapter 40 to 48. Ayan, chapter 40 to 48. Itong napakalaking section ng writings ni Ezekiel na ito, pinapakita po dito na ang Diyos ay dinala siya para ipakita sa kanya ang templo. Pero, interesting kasi wala pong nabanggit na pangalan. It's not Jerusalem. Walang specific na ito'y Jerusalem. Walang minensyon na itong templo na to sa Jerusalem to. Alam niyo po kung bakit? Para ipakita sa atin na yung pangalan ng templo na yon ay magiging bago. Alright? Hindi na ito yung templo ng Jerusalem. At meron na nga pong pangalan ito. Ang pangalan ng templo na yon hindi Jerusalem. Ang pangalan is Jehovah Shammah. The Lord is there. And can we imagine a church without God? It's just a building. Alam niyo, kapag wala ang Diyos doon sa isang lugar na yun, kahit may krus yun, kahit ba may mga silya doon at may mga nagtutugtugan, pero kung wala ang Panginoon doon, it's not God's temple. Kaya alam niyo, napakaganda nitong basahin kasi sinasabi rito na hindi lang ito bastang, alam niyo yun, bastang templo. Ito ang templo na kung saan naroon ang Diyos. God is there. And that is Jehovah Shammah. Doon po binanggit yon. And if you read in Ezekiel chapter 43, verse 3 to 5, yung pangitain ito ay tulad ng nakita ko nung wasakin ang Jerusalem. So Ezekiel, as a prophet of God, nakita niya po eh, kung paano po sirain, wasakin yung Jerusalem at yung mga tao ay dinala doon sa Babylon. Tulad din nung nakita ko sa ilog Kebar at ako'y dumapa sa lupa in verse 4. Nakakasilaw
na liwanag ay nagdaan sa pintuan na sa silangan at pumasok sa templo. So kung paano nakita ni Ezekiel na nawasak yung Jerusalem, nakita niya rin kung paano ang Diyos ay nanahan sa templong ito. Kung mga nakita niya, wow! Kung paano kung nakita na nasira, nawasak yung mga tao, pinatay, tapos dinala sila sa Babylon, nawala yung kaluwalhatian ng Lord doon eh. Nakita niya rin kung paano ni-restore ng Diyos yung kanyang presence, yung kanyang glory. At yung pangalan nga po, in Ezekiel chapter 43 verse 5, sabi doon, ang nakakasilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa salangan at pumasok sa templo. In chapter 48 verse 35, eto na. Itinayo ako ng Espiritu, pinasok siya sa loob ng templo. Ipinasok siya sa patio, sa loob, nakita ko ang buong templo ay punong-puno ng kaluwalhatian ni Yahweh. And that is Jehovah Shammah, the Lord who is present. Naroon na ang Panginoon. At sabi doon sa verse 35, mula ngayon, ang ipapangalan sa lungsod na ito, hindi Jerusalem ha, ang pinangalan sa lungsod na yon, naroon si Yahweh. Jehovah, the Lord is there. Yun po yung Jehovah Shammah. So pinapakita doon ng Panginoon, He presents Himself, God, our Father. He presents Himself as one who is in the midst of us. Na nasa kalagitnaan natin siya, and He is always present. And He will never forsake us. And He will be a present help in times of trouble. And nakakatuwa itong isipin kasi yung Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Imagine that, the creator of the heaven and the earth, the universe and all of it, kasama natin, nasa kalagitnaan natin. And in the time of Ezekiel, nakita niya sa templo. Pero kapag binasa mo yung New Testament, pinapakita rito na yung templo na yon na napuno ng kaningningan. Hindi na siya building, hindi na siya yung structure, hindi na siya yung templo na iniisip natin, punta tayo sa templo na yon, magaganda. No, hindi na yon. It is the people who put their faith in the Lord Jesus Christ. Ang templo, yung church, hindi na to building, hindi to program. The temple is the ecclesia, the church, the called out ones, ang mga nanampalataya kay Jesus. Kaya if you're listening and watching tonight, kapatid, ikaw yung templo ng Diyos na yon at nananahan sa iyo ang Panginoon, kasama mo siya. In 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, sabi rito, hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Sabi mo sa mga kasama mo, templo ka ng Diyos. At naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Imagine that God is with us, He's living on the inside. Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos. At kayo ang templong iyan. Tayo bilang mga mananampalataya, we are the temple of the living God. E imagine that kung ang temple ay naroon ang Panginoon, tapos gusto natin siyang i-meet, gusto natin siyang i-worship at nasa Jerusalem. E paano yung mga walang passport? Tingnan rito. Paano hindi kayo magbayad ng airfare? Paano yung wala doon sa Israel? Nandito tayo sa Pilipinas. Paano tayo pupunta doon at ma-experience ang Diyos? Isn't that wonderful? Because of the Lord Jesus Christ, yung kanyang katawan, yung po yung kurtina sa loob ng templo na kung saan sa likuran noon, nandun ang presensya ng Panginoon, yung tabernacle, nandun yung box, covenant box na kung saan it represents the presence of God, napunit po yun. Kung paano pong napunit, nawasak ang katawan ni Jesus, napunit po yung kurtina sa templo mula taas hanggang baba para mabuksan ang bagong daan. Tayo ngayon ay merong kagalakan. We have the confidence to go to God, our Father, through our Lord Jesus Christ. Nasa atin na ngayon, pwede na natin siyang ma-experience. In 2 Corinthians chapter 6, verse 16, o di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan, hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, ang Diyos ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Tingin ka rito, kasama natin ang Panginoon, Jehovah Shammah.
ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. In 1 John chapter 4 verse 13, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. And I love God when He said His name is Jehovah Shammah. Kasi imagine mo yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, napakalayo nun. Sa Bible, merong first heaven, second heaven, and third heaven. Yung first heaven, ito yung atmospheric heaven, kung saan lumilipad yung mga ibon, yung eroplano. Yung second heaven, sa Bible, ito yung kung nasaan yung one, yung stars, yung moon, yung mga planeta. Second heaven lang yun. Eh, hindi pa nga tayo nakakarating dun at malayo pa, hindi na natin maaabot eh. Millions of light years, hindi natin makita kung gaano kalawak, hindi masukat yung second heaven. And the third heaven, kung saan nakatira ang Diyos, sabi dun, nananahan ng Diyos sa atin, malapit ang Diyos sa atin, He is near, alam mo kapag tumatawag tayo. And I love God that He is our Jehovah Shammah, na hindi tayo nag-iisa sa buhay. We have a God who is very near to us. He is not a distant God. He is Jehovah Shammah. He is present. He is near. Sabi sa Jeremiah 23 verse 23 to 24, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa iisang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin, makikita ko siya kahit saan siya pumunta sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. God is not limited by space. He is the omnipresent God. Kapag siya'y limitado ng space, ng time, ng mga bagay-bagay, hindi siya worthy of worship. But God is worthy of our praise. He is worthy of our worship because He is a great, good, generous, and giving God. But yet, He is close to us. He is a big God, yet He is with us and He is always ready and available para tayo ay tulungan. Hindi siya busy na patungkol sa when I say busy, yung para bang hindi mo na kita pwedeng makausap ngayon kasi may mga kausap pa akong mga anak ng iba. Ha? Alam niyo naman ang dami niyo sa mundo, mag 8 billion na kayo. Alam mo 'yon, pasensya ka na. Yung aking linya, busy pa yung langit. No. It's not unavailable. Laging available ang Diyos. And it being present, God is always available for you and for me. Tawag ka lang 24/7. Walang pahinga. Laging bukas ang langit para sa iyo, para sa akin. Ganun yung kanyang presence. Ganun yung kapag kasama mo siya sa gitna ng kalungkutan, kasiyahan, anumang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, di ka nag-iisa. When you are a child of the Most High God, kapatid, God is with you. You are never alone. Even in the midst of your pain and problems, even there's storms and sufferings in your life, still, God is Jehovah Shammah. Kasama natin ang Panginoon. Huwag mo iisipin na, teka Lord, parang may problema kami. Wala ka na yata sa lugar. Ha? Lord, parang naiwan mo yata ako. Lord, parang di na yata ako kasama. Nag-iisa na yata ako sa buhay. No, that is a lie from the enemy. Sabi sa Isaiah 43 verse 1 to 3, ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, Israel, huwag kang matakot. Sabi mo sa mga kasama mo, huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Alam niyo yun, tayo mga bata, hindi ko alam sa inyo, pero na-experience yun, kahit yung mga anak ko. Alam niyo yun, somehow, dahil sa kakulitan natin, para hindi lang tayo lumabas ng gabi, huwag tayo magkulit, tinatakot tayo ng mga magulang natin, ng kuya natin, ng tita, tito, o sino mang kasama natin sa bahay, huwag kang pupunta dyan, may mumu dyan. Sino rito, tinakot ka na ng bata ka. O maaaring ngayon, takot ka pa rin, di ba? Kasi kung ano-ano pinapanood mong horror, okay, nalalason yung utak mo, napadaan ka, may puno, ito yung napanood kong puno. Naku, gumalaw yung upuan, naku, sumarin pinto, hangin lang yon, huy! Alam mo yun, matatakotin ka ba? Alam mo yun, pero kapag may kasama ka, di ba hindi ka na natatakot? Kapag may kasama ka, alam mo yun, alam mong hindi ka nag-iisa talagang, wow, sige, gagawin ko to kahit gabi na. Bababa ako naghagdan, iinom ako ng tubig. Kuha mo naman akong tubig. Hindi na, okay lang mauhaw. Kasi takot na takot ka, mag-isa ka lang. Ayun, ihi ka na, pinipigilan mo. Kasi natatakot ka, kasi nga. Kala mo, may mga masasamang elemento, mga mumu doon na bigla na lang magpapakita sa'yo.
we all have our fears in life. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Kasi ako kasama mo, ililigtas kita. Sabi niya, tinawag kita sa pangalan mo, ikaw ay akin. And imagine that, the powerful God who created everything, He is with you. The powerful God who opened the Red Sea para makatawid yung mga Israelita, He is with you. The powerful God who defeated the Midianites, kasama si Gideon, yung 300, tinalo nila yung 135,000, God is with you. The power of God who is with Joshua, God, our Creator, na kung paano gumuho yung walls of Jericho at na-conquer nila, is with you. Eh, alam mo, sinasabi ko sa mga anak ko, yes, natatakot sila eh. Takot, oh, kuha ka ng ano, umiiyak. Bakit umiiyak? Inutosan lang kita. Eh, natatakot ako eh. Alam mo, sinasabi ko lang lagi, kasama mo si Lord. Kasama mo si Lord. Sabi mo sa mga anak mo yan. Kasama mo si Lord. Alam mo yung kaya ka natatakot sa mga pinapanood mo eh. Kasama mo si Lord. Alam mo yun, sabi ko sa kanya, kumanta ka habang inuutusan kita. Kapag natatakot ka, invite mo si Lord. Kumanta ka sa kanya, magpuri ka. Yun nga ginagawa niya. Natatawa lang ako kasi kumakanta si EJ. Kasi natatakot yun. Alam mo, pag takot siya, kumakanta siya. Alam mo yun, nagpupuri siya sa Panginoon. Alam mo yun, sa tayo natatakot? Sa virus? Yes, we need to prepare. We need to have precautions. Is God more powerful than this COVID-19? Yeah. Di ka dapat matakot. Saan natatakot? He's always available for us to help, for help. Ayun, ililigtas kita. Sabi niya, verse 2, kapag dumaan ka sa ilog, sa tubig, kasama mo ako. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Alam mo yun, sa ilog na hindi mo alam kung malalim. And sa buhay natin, hindi mo alam, Lord, itong business na ito, Lord, papasukin ko ba to? Kapag kasama mo si Lord, hindi ka matatakot. Kapag si Lord na nagsabi sa'yo na gawin mo yan, hindi ka matatakot. Lord, mag-share ako ng word. Lord, natatakot ako. Hindi, kasama mo ang Panginoon. Sabi rito, kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyam nito ay hindi makakapinsala sa'yo. And alam mo, apoy, nagpapakita ito ng mga matitinding pagsubok sa buhay natin eh. Na para bang, Lord, malulunod na ako, Lord. Hindi ko na kaya itong pagsubok na to. Parang susuko na ako, Lord. No. God is with you. He is with you. He is with you. Sabi rito sa verse 3, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Tumawag ka sa pangalan niya, Jehovah Shammah, lagi kitang kasama, Lord. Lalabas ako ng bahay, kasama kita, Jesus. Lord, meron akong pupuntahan, mag-grocery ako, kasama kita, hindi ako matatakot. Lord, pupunta ako sa trabaho, sa business. Lord, you are with me. Amen! Hebrews 13 verse 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. And I want to give you this point, ngayong kasama ko ang Panginoon, anong dapat kong maramdaman? Anong dapat na maging buhay ko? Hindi ka dapat mabuhay sa takot. And also, sabi rito sa Hebrews 13 verse 5, pangalawa, let your conduct be without covetousness. Alam yung pagiging mapag-imbot, sabi doon, be content. Sabi mo sa mga kasama mo, be content. Maging contento ka. Yung covetousness, yung pag-iimbot sa mga bagay is the opposite of contentment. Alam mo yung paghahangad ng mas marami pa. Gusto mo pa ng ganito, gusto ko, meron din ako nung gusto ko niyan, yung meron sa kanya, gusto ko rin. That is covetousness, yung meron ka na naghahanap ka pa eh. Kabaliktaran yun ng contentment. So kapag wala tayong contentment, ang lagi nating sasabihin, I want more. I'm not satisfied. I need more. Saan ko pa hahanapin yung emptiness na meron ako? At alam mo, magkakapatid dyan eh, yung greed. And sabi rito, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Jehovah Shammah. Sabi doon, masiyahan na tayo kung anuman yung nasa atin. Tingnan dito. Ang pagiging kontento, hindi yan nakadepende sa kung ano yung pag-aari mo. Ito ay issue ng puso ng tao.
Ulitin ko, ang pagiging kontento hindi nakadepende sa kung ano yung pag-aari mo, kundi ito ay issue ng puso ng tao. Alam nyo, pwedeng sabihin natin, Pastor, siguro makukontento na ako sa buhay kapag meron na akong 20 million. Hello? Nasabi mo na ba yon? Manalo lang ako sa loto, talagang wala na akong hahanapin pang iba. O kaya maaring hinahanap natin yung contentment sa mga bagay-bagay. Pastor, basta nabili ko lang yung bahay, nakalipat kami, kontento na ako. Or ba anong iba sinasabi, makukontento na ako basta magkaroon na akong kotse. Basta yung business ko mag-boom lang, basta makukuha ko lang itong talagang breakthrough na ito, ma-promote lang ako, okay na ako sa buhay. O baka yung iba sinasabi, magandang pamilya, Pastor, makontento na ako basta nahanap ko na yung the one ko. Ayun, di ba? Alam mo kapatid, a person who has no contentment, even he or she has everything. Nasa iyo ng lahat. Pero pag wala kang contentment, your heart, your mouth, your mind will always say, I want more. I am not full. I need more. Kaya alam nyo, sobrang halaga nitong Jehovah Shammah. Sobrang halaga, connected ito. Hindi lang sinabing huwag lang magmukhang pera at masihan na sa anumang sa inyo. Merong reason. Paano tayo masisiyahan? Paano tayo hindi magmumukhang pera? Paano tayo na hindi maghahanap ng mga material na bagay na magpupuno sa ating kasiyahan? Sa puso nating lonely, hindi ka maghahanap na kung ano-anong relationship para mapunuan ka lang. At kapag meron ka nun, nag-fade yun, maghahanap ka na naman. Ano ang magpupuno sa, magbibigay sa atin ng contentment? Sinabi na, sinabi kasi ng Diyos, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Alam mo, when it comes to money, kapatid, isipin lang natin, just sit deep down, no? Kung kaya natin ito. Gusto mo ba talaga magkaroon ng maraming pera? Kasi sabi, huwag daw magmukhang pera eh. Alam mo, paano ba tayo nagiging magmukhang pera? Kapag yun ay lagi laman ang isip mo, pagising mo, tanghalian mo, pera, isip pa rin. Bago ka matulog, gusto mo dumahay yung pera mo, pero marami ka naman pera na eh. Alam mo yun? Gusto mo lagi niisip mo yun. Pero ang tanong, gusto mo ba talaga ng pera? Hindi mo naman talaga gusto yung papel na yun eh. Yung mga makakapal na pera na nakikita mo nagpupusap sa newsfeed mo, di ba? Gusto ko niyan, pero hindi ko gusto yung papel. Ang gusto ko talaga, yung nabibili ng pera. Listen, ang gusto mo yung nabibili. Yung pwedeng maibigay ng mga mabibili mo ng pera na yon. Hindi mo gusto ng pera mismo, ang gusto mo yung mabibili nun. At kapag meron ka na nun, ang gusto mo yung maibibigay nung nabili mo. Gusto mo ng pleasure, satisfaction, kabusugan. Kaya gusto mo magkaroon ng pera para mas marami kang pambili ng pagkain. Kasi valuable sa buhay mo yung satisfaction. Mahalaga sa'yo, gusto mo lagi ka nabubusog eh. You want protection. You want security. You want comfort. Kaya gusto mo mas malaking bahay. Para komportable, Pastor, ang sikip namin dito eh. Hindi mo naman talaga gusto yung pera. Gusto mo yung pambibili ng bahay, ng kondo. Kasi para feel mo, secure ka, comfort. Andun eh, di ba? Gusto mo ng mga mamahaling bag, shoes, damit, relo, cellphone. Kasi somehow, nabibigyan ito ng value yung sarili mo o tinatawag na status symbol. Na kapag maganda relo mo, maganda sapatos mo, iba lakad niyan. Kapag maganda damit mo, iba yung lakad mo. Pero kapag mga hindi naman signature, medyo hiyang-hiya ka magpakita sa mga tao. Kumbaga merong self-worth, you feel valued, you feel loved. Pinapansin ko, yung ganda ng ganyan mo, ang ganda ng relo mo, ang ganda ng shoes mo eh. Tingin ka rito, hindi masama yung mga bagay na yon. We want that too. Pero ang problema, hindi talaga yun ang magbibigay ng contentment. Kasi even you have those things, aminin mo, makinig ka rito. Tingin ka rito, kahit meron ka at magkaroon ka noon, hahanap ka pa rin ng mas bago. Kasi magkakaroon pa rin ng bago. Nauubos. Yung happiness, yung joy, wala eh, nawawala eh. Bakit ganun? Ang ganda na ng cellphone ko, naghahanap pa ako ng iba. Bakit ganun? Maganda naman sasakyan ko. Bakit gusto ko pa na mas marami? Bakit ganun, May? Maganda naman akong bahay. Bakit naghahangad pa ako? Kasi walang contentment. Temporal yung binibigay. Tingin ka rito.
Gusto mo ibibigay ng pera, yung mabibili mo, yung value ng mabibili mo. You want protection, you want safety, you want comfort, you want to be loved, you want to feel valued. Kapatid, if we will just keep in mind that Jehovah is Shammah, He is with us, He is present. That God's presence is always with us. Kapatid, kasama mo na yung provider. Kasama mo na yung nagbibigay ng joy. Kasama mo na yung giver of peace. Siya yung magpo-protect sa'yo. Siya yung mag-iingat sa'yo sa araw-araw. Siya yung tunay na nagmamahal sa'yo, kapatid. Walang katulad ng pagmamahal niya sa'yo. At sabi doon, kasama mo siya, mahalaga ka sa kanya, and that will give you contentment. I don't know about you, but I believe na kung ikaw ay may Kristo sa buhay mo, the Lord is with you, bibigyan ka niya ng contentment. At kapag meron ka na nun, ikaw na ang pinakamayamang tao sa mundo. You know why? Mahal kasi yung contentment eh. Alam niyo kung bakit? Hindi kasi mabili ng pera. Kahit na bumili ng magandang sasakyan, bahay, meron pa rin mas lalabas na bago, hahanapin niya pa rin yun. Kaya kung may contentment ka, praise the Lord, matatagpuan mo yan kay Kristo. Kasama mo siya eh. Sabi sa Philippians 4 verse 11 to 13, ito yung sabi ni Pablo. Hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo. Sabi niya, sapagkat natutunan ko na maging kontento anuman yung kalagayan ko. Hallelujah! Natutunan mo na ba maging kontento? Sa kahit anong kalagayan. May, sabi niya rito, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko. Lockdown, nakakalabas, may trabaho, walang trabaho, malaki ang sweldo, maliit ang sweldo, malakas ang business, mahina ang business, malakas, may kahinaan. Sabi niya, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kontento pa rin ako. May contentment. And ito, hinahanap ng tao, I don't know about you, but if you're listening and watching tonight, may contentment ka, pakitape na nga dyan, thank you Jesus. Alam mo kapatid, posible ito, na kahit anong kalagayan natin, may contentment tayo, marunong tayo makontento, masaya tayo sa kalagayan natin, and it's not mediocrity, o pwede na yan, okay na yan, na hindi na tayo naghahangad pa ng mas marami, no, kung ano mas sitwasyon natin, masaya tayo, pero we want more for us to be a blessing. Ano yung susi? Sabi ni Paul sa Philippians 4:13, lagi mong kinu-quote yan. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan. I can do all things sa pamamagitan nino ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Hallelujah. I can do all things through Christ. Ito yung context nun, na may contentment ka dahil kay Jesus Christ. And kaya alam mo, hindi mo mahahanap to sa kotse, sa bahay, sa condo, sa malaking sweldo, sa pera. Yes, we want those things, but those things can only give us temporal happiness. But contentment comes from Christ. Sabi ko sa iyo eh, kahit ang contentment, hindi ito nakadepende sa kung ano yung pag-aari mo eh. Kundi isyo to ng puso. Si Kristo ba laman ng puso mo? Kaya't malakas ang loob natin, balik tayo sa Hebrews 13 verse 6, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot, ano ang magagawa sa akin ng tao? Walang kinatatakutan. Psalm 118 verse 6 yung kinote na yun. Na sinasabi doon yung contentment ay ma-experience natin, mararanasan mo kung ikaw ay magtitiwala na kasama mo ang Diyos sa buhay mo, sa kahit anong sitwasyon. Eh, I want to finish with this Hebrews 13:5. Alam natin to eh. I will never leave you nor forsake you. Di ba alam natin yun? Sa pa nga, sabi mo nga, I will never leave you nor forsake you. Parang sa English version, lagi nating nasasabi, but I want to share this to you and I want you to meditate this and maging buhay mo to. Yung verse na yun na I will never leave you nor forsake you, pakinggan mo to. English yun. Yung New Testament, sinulat siya sa Greek. And sa Greek, may mga tinatawag na negatives. Yung negatives, parang sabi, ayaw, ayoko. It's a complete and denial. No, parang it's expressing absolute denial. Ayoko, hindi ko talaga yan. Yung sinabing, I will never leave you nor forsake you, sa English translation, para matanggap ng grammar, maganda pakinggan. But if you look at the Greek, alam mo kung ilang salita yung never, o yung salitang umay.
hindi lang siya isa o dalawang beses binanggit. Limang beses binanggit yung never sa translation natin. Yung denial. Yung denial na hindi ka niya iiwan. So, ibig sabihin, pag tinranslate mo yon Greek from English, o tatagalogin natin mamaya, ang ibig sabihin nun, hindi lang siya, I will never leave you forsake or for, nor forsake you. Pakinggan mo to. Ang ibig sabihin yon I will never, ilang beses? Lima. Never, 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 never leave you nor forsake you. Ganun tayong ina-assure ng Diyos. Nakasama natin siya. He will never, 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 never leave you. Hindi niya tayo magagawang talikuran kahit anong mangyari. Kasama natin ang Panginoon. There's no way that God will ever leave us. Not even a chance that God will ever abandon you. One more time. Sabi ng Diyos, I will never, sabayan mo ko, I will never, 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 never leave you and forsake you. Kaya kapatid, kung kasama natin ang Panginoon, alam mo, kasama mo yung magpo-provide sa buhay mo. Alam mo, kasama mo yung magpapagaling sa'yo. Alam mo, kasama mo yung nagbibigay ng contentment, ng joy, ng peace sa ating buhay. And for that, we will be contented and we will never fear anything in our life. Manalangin tayo. Hebrews 13:5. Panginoon, maraming salamat po. Hindi mo kami papabayaan, iiwanan kailanman. Salamat po. You are Jehovah Shammah. Lagi naming kasama. Hindi kami nag-iisa. And with you, we have provider. With you, we have our healer. With you, we have the victory. With you, Lord, we have the one who is the Lord of hosts. With you, Father, we have our peace, our joy, our contentment. Ano pang hahanapin namin? Everything is in you. All we need is you. We are complete in you. Panginoon, patawarin mo kami. Inilagay namin ang pagtitiwala namin sa mga material na bagay. Nakala namin ito'y tunay na magpapasaya sa amin. Pero Lord, nagkamali kami, naintindihan na namin na itong lahat ng mga nakikita namin temporal lamang. Hindi magtatagal, nauubos, nawawala. Pero ikaw ang Diyos na hindi kami iniiwanan kahit kailan, anuman ang mga pangyayari, anuman ang panahon, sitwasyon, you are with us. Thank you, Jehovah Shammah. We're never alone. And tonight, Lord, hingi kami ng tawad sa iyo. Na hinanap namin ang tunay na kasiyahan sa mga bagay sa mundong ito. And if you're that person tonight and you want to experience that contentment that God is with you, He will never leave you or forsake you. Isuko mo yung sarili mo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad. Sabayan mo ako sa panalangin, kapatid. Galing sa puso mo. Sabayan mo ako. Sabihin mo itong panalangin na ito. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Isa akong makasalanan. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Kailangan kita sa buhay ko, Panginoon. Binubuksan ko po yung puso ko. Tinatanggap kita sa buhay ko. Bilang Panginoon, at tagapagligtas. Salamat po sa pagsama mo sa akin. Salamat po. Hinding-hindi mo ako iiwan. Salamat sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Sa kakontentuhan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Kapatid, if you pray that prayer with us, we believe that God dwells in you by His Holy Spirit. Pinatawad ka na ng Panginoon Jesucristo, yung kanyang dugo, nilinis ka na sa lahat ng kasalanan mo. Ngayon, malinis ka na
at yung malinis na espiritu o yung banal na espiritu mananahan na sa iyo. And that is the guarantee that we are saved, that we have the Holy Spirit. It is our seal. It is the seal of God. It is the down payment na meron ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ang gusto ng Panginoon, ma-develop yung relationship mo sa Kanya. Paano? Patuloy kang makinig sa Kanyang boses. Ni-invite ka namin, magbasa ka na ng Bible. Simulan mo na, bago ka magbasa, mag-pray ka, join a family, spiritual. Kung wala ka pang spiritual family, we are here to nurture, to give you the Word of God, to introduce to you the Savior of the world, Jesus Christ. Sa family, invite ka namin, mag-join ka ng mga groups natin. Lalago ka at maunawaan mong pagkaligtas sa iyo ng Panginoon. Amen? Pinatawad ka na, bagong simula at binibigay sa iyo ng ating Lord. Congratulations sa bagong buhay mo at magpatuloy ka, wag lang simulan. Magpatuloy ka hanggang babalik siya. Susundin niya tayo. Kakasama na natin siya hanggang sa walang hanggan. Hindi ka nag-iisa. Kaya salamat sa Panginoon at sa ating pagtatapos, manalangin tayo 5 minutes. Let's pray for brothers and sisters na may mga karamdaman. Parang feeling nila mag-isa na lang sila kasi naka-quarantine sila. Or nandun sila sa ICU, sa hospital bed, o nasa tahanan, bawal silang makihalubilo. I believe, kapatid, God is with you. If you pray that prayer with us, the Lord is with you. Hindi kanya iiwan. Sabi nga doon, 5 beses yung pagka-negative na never. I will never, 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 never leave you. Idinidiin sa atin, nakasama mo sa hindi kanya iniwanan. Come to God and He will draw near to you. One more time, let's close the eyes and bow our heads. Father, we thank you. We bless you for your word. Thank you, Lord. It gives us encouragement. It gives us life. It gives us strength. It is a blessing to your children. It is our food na lumalakas kami, Lord. Nagkakaroon kami ng pag-asa na kahit ano man ang panahon, sitwasyon, problema, pagsubok, salamat. Because you will never, 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 never leave us forsake us. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Paranas mo po sa amin ang presensya. We're calling to you, Jehovah Shammah. You are with us. At Lord, paranas niyo po yung protection sa araw-araw. Hindi kami nag-iisa sa paglabas namin. Cover us with the blood of Jesus, our family, our children. We are protected and covered by the protection of Jesus. Sa aming mga businesses, sa mga trabaho, you are with us. You will promote us. You will increase us. You will give us favor. You will give us your blessing. Maging sa aming kinakaharap na pandemya ngayon, sa mga kapatid namin na positive or may kilala ka, pamilya ka, mag-anak, Lord God, I speak to them in Jesus' name and to their bodies by the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus, sa kamangalatay ng aming Panginoong Jesucristo, pinagagaling ka na ng Diyos. God is healing you. God is touching you. Be healed. Jesus' name, layas COVID-19 sa iyong katawan, cancer, leukemia, in Jesus' name, lung cancer, layas, matutunaw mga bukol, mga cancer na tumubo sa iyong katawan, sa pangalan ni Jesus. But God is with you, our healer is with you. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Even those experiencing emotional and mental sickness, stress, depression, masyadong, alam mo yun, Lord, matatakotin, nangangamba, may kalungkutang matindi. Panginoon, bigyan niyo po ng kagalakan ng taong ito, kapayapaan. Maramdaman niya ang pag-ibig mo. And minsan may mga nakikinig dito na para bang tingin niya wala siyang halaga dahil sa kung ano yung kanyang estado sa buhay. Siya itinanggihan ng mga tao. Siya itinakwil ng kanyang magulang. God loves you. Jesus loves you. Sa mga tao na naka-experience na matitinding pagsubok na parang nang gusto sumuko, God is with you. Tuloy ka lang ka pa. God is strengthening you right now. Sa mga nanlalamig, God is our consuming fire. He will empower you. Rekindle that fire, Lord. Makabalik itong mga nanlalamig. Maraming salamat, Lord. Tinatanggap po namin ang mga pagpapalang ito. Kagalingan, kapayapaan, kakontentuhan, Lord, sa aming mga buhay. Pagpapala lahat ng mga pangangailangan namin sa makapangyarihan at banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kapatid, if you believe na sumasagot ang Panginoon, patuloy tayong manalangin. Kung sumabay ka sa panalangin natin, naniniwala ka na naririnig niya tayo. Kaya patuloy kang maniwala. Tanggapin mo na yun. We'll receive it. I receive it in Jesus' name. At syempre, magpatuloy ka
na manalangin sa ating Panginoon. Amen? Salamat sa Diyos for joining us sa ating digital evangelism. Ayan, patuloy niyo pong i-share sa mga manonood ng replay. Pakishare yung live video na ito. Pakitag yung mga mahal sa buhay. Kasi sa ibang bansa, iba yung time nila eh. Diba? Kaya i-share niyo pa rin. Patuloy po tayo. Salamat sa Diyos sa ating mga kapatid, sa mga faithful kingdom partners and givers. Kung na-bless ka sa mensahe ng Panginoon, dalangin ko, pasa mo to sa mga mahal mo sa buhay. Kaya kung tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, tinanggap ka niya bilang anak. And God is with you. Sabay-sabay tayo, declare natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name. Amen. Sigaw mo, power is in you, Messiah, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Salamat sa Diyos for joining us on our OPM online prayer meeting. Mondays to Fridays, bukas kita-kita tayo uli, alas 7. Ako si Pastor Raban. Tandaan natin, kasama natin ang Panginoon, Jehovah Shammah. Lagi natin siya kasama. He will never, 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 never leave us, forsake us. In Jesus' name. Amen. God bless you. Have a great night. See you again.